sa tawag mo, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung kaya ako'y naririto. Sinuko mo ako, ipahayag sa mga api ang kaligtasang inaasam, ang kaligtasang inaasam. Ako'y tinawag mo na maglingkod sa'yo. Ako'y tinawag mo na ialay ang buhay ko. Ialay ang buhay ko. Lukuban mo ako ng iyong Espiritu. Mabuting balita, lukuban mo ako ng iyong Espiritu nang maging tapat sa pagtugon sa tawag mo, Panginoon. Lukuban mo ako ng iyong Espiritu nang maipa hayag sa duha ang mabuting balita. Lukuban mo ako ng iyong Espiritu nang maging tapat sa pagtugon sa tawag mo, Panginoon. Nang maging tapat sa
Ikaw ang dahilan kung kaya ako'y naririto. Sinuko mo ako, ipahayag sa mga api ang kaligtasang inaasam, ang kaligtasang inaasam. Ako'y tinawag mo na maglingkod sa'yo. Ako'y tinawag mo.
nais mo bang makarinig ng mga salitang makapaghahatid ng inspirasyon sa iyong buhay? Nais mo bang makarinig ng mga salitang makapaghahatid ng inspirasyon sa iyong buhay pananampalataya? Nais mo bang makarinig ng mga salitang makapaghahatid ng inspirasyon sa iyong buhay paglilingkod? Ito ang programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon. Tara na, panood at makinig sa Binspirasyon sa ating panahon tuwing alas 8 ng gabi kasama sina Father John Era, Father Joel Rescover at Father Nelson Bisco. Binspirasyon sa ating panahon. Sa tawag mo, Panginoon. Nais mo bang makarinig ng mga salitang makapaghahatid ng inspirasyon sa iyong buhay? Nais mo bang makarinig ng mga salitang makapaghahatid ng inspirasyon sa iyong buhay pananampalataya? Nais mo bang makarinig ng mga salitang makapaghahatid ng inspirasyon sa iyong buhay paglilingkod? Ito ang programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon. Tara na, panood at makinig sa Binspirasyon sa ating panahon tuwing alas 8 ng gabi kasama sina Father John Era, Father Joel Rescover at Father Nelson Bisco. Binspirasyon sa ating panahon. Sa tawag mo, Panginoon. Yan o, max. Meron na tayong 26 viewers. Ulala! Pinawatch party ko ulit sa sarap ko. Ah, okay. Magana cross ano? Cross, cross posting. Ikaw ang dahilan. Magandang gabi po sa inyo, mga kakonect, at magandang gabi sa iyo, partner, okay, classmate. Magandang gabi, Father Nelson, at sa atin hong mga tagapakinig at tagasunod sa atin hong Binsen Connects. Yes, ating pong programang Binspirasyon sa ating panahon. At syempre, bukod sa pagbati ho natin ng magandang gabi, ay babati din tayo ng isang magandang umaga. Okay. Mga kaibigan natin abroad no, na sinusubaybayan din po yung ating palatuntunan. Ano po? At siguro ho, bago ho tayo magpatuloy-tuloy no, sa ating programa, ay iniimbitahan ho namin kayo. No? Kami po ni Father Joel na nandito makakasama po ninyo ng isang oras na kayo po ay mag-chat ho. Ano po? Magtanong-tanong po kung ano po yung nais po ninyong sagutin namin sa atin pong pag-uusapan po ngayon. At ganun din no, pwede naman ho kayo sa ating mga
sa may comment button doon o message button na kayo po ay baka gusto rin yung mag-share ano ho, ng inyo pong karanasan. At ayun ho. So siguro po bago ho tayo patuloy na magpatuloy no, sa atin ng programa ay simulan ho natin ang ating gawain ho, sa isang panalangin. Okay, so ating damhin ang presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapag mahal naming Ama, naririto po kami ulit at humihingi ng iyong basbas at pagpapala. Dahil ikaw po ang pinagmumulan ng kapangyarihan at inspirasyon. Bigyan mo po kami ng lakas, ng tuwa, upang ikaw ay aming paglingkuran at aming masundan ang iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sana po ay samahan mo po kami sa programang ito at hipuin mo po ang mga tagapakinig namin na maramdaman ang iyong presensya at kanilang mapagtanto sa kanilang buhay na hindi sila nag-iisa at laging kasama mo. Lahat ng ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. San Vicente de Paul, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po at okay. Father Joel, napakaganda po ng iyong pambungad na panalangin. Ano, nasa simula pa lang ho ng pambungad doon natin ng panalangin. Eh. Talagang may inspire ka na, mabibigyan ka na ng inspirasyon. Ibigay tayo ng, ano, ng lakas at tuwa, inspirasyon sa ating Panginoon sa lahat na ating mga gagawin. Totoo yan. Siyempre, patnubay niya. Ano? At yung mga sasabihin natin dito, eh, usually, mga salita na manggagaling din sa ating Panginoon. Kaya sa ating pagpapatuloy ay napakaganda ho na tayo po ay kumuha muna ho ng quote no? From the Bible. No? Ito po ay from Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Napakaganda ng classmate. Mm-hmm. Diba? Itong nakakatuwa ito dito pa lang sa do not be anxious about anything. Tamang-tama pa naman yung ating pinag-uusapan. No? Alam mo, ang laging dumarating sa akin sa ganitong itong Bible verse na ito, what reminded me of, yung aking isa sa mga paboritong quotations na sinasabi, worrying doesn't change anything, but trusting the Lord changes everything. Oh, parang Padre Pio lang yan. Eh. Okay. Don't worry and pray lang. Ayan. Trust and surrender. Yes. Everything to the Lord. Amen. Amen. Siguro, kaya malaking bagay talaga yung ano, ano yung talagang nagtitiwala ka ng gusto sa Panginoon at kumakapit ng gusto sa ating Panginoon. Eh, siyempre, normal naman dahil sa mga karanasan natin at pangyayari sa buhay, eh, hindi naman kailan na lahat tayo nakakaranas ng pag-aalinlangan, ng takot, at wala namang ibang papawi dyan kundi ang ating Panginoon. Kaya, let us entrust and ibigay natin lahat sa Kanya. Bahala na siya. Mm-hmm. Correct, correct, correct. That's why we have to leave everything to God while we are surrendering and keeping our faith. At sige, sundan natin siya ng isang quotation naman galing sa ating founder na si St. Vincent de Paul. Napakaganda nga niyan. He sent me to bring the good news to the poor. Look for one. Another words of consolation para sa ating lahat galing kay St. Vicente. Sabi niya, believe that God will not leave a heavy burden on your back without sustaining you. He will be your strength and will as your reward. So, nakita natin, no? Ganda na nga saying na ito ni San Vicente. Yeah. So, parang related din doon sa binasa mong, ano, binasa mong Bible verse na nagsasabi na ang talagang lakas naman talaga natin ay ang ating Panginoon. Actually, it reminded me of a friend, no?
na dinatnan talaga ng napakabigat na problema. At nag-share nga siya sa akin na sabi niya, Father, bakit ganito? Talagang na, sobrang bigat daw. Sobrang bigat. Na, na even herself was questioning God. Na dumating talaga sa ganung punto. Tinatanong niya ako. Eh ako nga, wala, sabi ko talaga, sa totoo lang, classmate. Sabi ko, sa pagkakataon po na ito, wala po akong maisasagot. All I can do is basically to listen to you and to pray for you. No? Kasi sa talagang pinagdadaanan niya talaga, hindi ko na po i-specify kung ano, pero talagang napakabigat. Especially for her as a mother. No? Pero ganun pa man, sabi ko nga sa kanya, dasal lang at ipagdadasal ko until eventually, sa totoo lang, siguro nagkaroon din ng progress at gumanda rin at naunawaan niya. She went to confession. Nakapag-confess siya, gumaang yung pakiramdam niya. At ngayon, talagang, ano nga, sabi nga, ito nga, nanabanggit tungkol doon kay San Vicente de Paul na talagang hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang problema na hindi mo kayang panghawakan. No? At syempre, gaya nga nasabi kanina, talagang palalakasin ka niya to be able to sustain you in the problem that you are encountering. Eh, yun naman, sabi nga ni San Vicente sa kanyang quotation na ating binasa, no? Sa lahat naman talaga, no, kahit tuwa yan, or pighati, or pagdurusa, sa bandang uli, ang ating premyo, sabi nga, ang reward natin ay ang Panginoon. So, kaya nakakaya natin. Kasi ibig sabihin lang nun, along the way, no, sinare mo na yung kaibigan na nakaranas ng matinding suffering or pagdurusa, I'm sure, ay kasama ng Diyos sa mga pagkakataon at panahon na yun. Nalagpasan niya yun dahil in the end, lahat naman, di ba? At the end, our reward is the Lord Himself. So, yun ang ano natin. Yun ang maging motivation natin at strength natin as we go on. Gaano man katindi o kabigat ang mga problema hinaharap natin. So sa pagkakataon na ito, mga kapatid, kami po ni Father Joel, ang aking pong classmate, Father Joel Rascober, ang kasalukuyan pong parish priest ng San Vicente de Paul Parish. Yes. At ako po, Father si Nelson po. Ang aming mga, ano, ang baga, tawagin natin na nagre-recruit, no? Aming nagre-recruit ng mga posibleng pumasok at sumunod sa ating Panginoon at sa iyo pang ni San Vicente, ang aming vocation director. Yan. Kaya kung kayo po ay may interest, no? At para bagang inyo nararamdaman na kayo po ay tinatawag, no? Ng ating Panginoon, ay wag ho kayong mag-atubili na kumunik ho sa akin at sa aming mga kaparian. Yan. At ngayon, no, ay pinakamaganda siguro na atin pong pag-usapan muli, ano, yung ating i-discuss. The last time siguro, classmate, i-wrap up lang natin, ano, bigyan natin ng general overview. Ano ba yung napag-usapan natin the last time? Okay, yung last, alam ko, sa pagkakaalala ko, no, nung ating unang episode, ay may isang magandang pinagbahaginan tayo dahil nga introduce natin itong ating programa, ang bago nating ministry, na gusto nating makakunik, no, yes, sa nakararami, lalo na sa kanilang mga pinagdadaanan at pagbigay ng, siguro, sabi nyo nga, inspirasyon. Ano? So, ating tinalakay yung, ano, yung depression. Yeah. At doon sa ating unang episode ay ating in-explore, di ba, yung mga present situation and experiences natin bilang umaharap sa matinding krisis ng kalusugan at pandemyang ito. So yun, lumabas na may mga marami at meron talaga nakakaranas ng depression. Correct. Sa panahong ito. At hindi naman nakapagtataka yun. Dahil sinabi natin sa nakaraang episode natin, di ba, may mga bagay na talagang nagbago, sabi nga, 360 degrees, no? Yung nangyari sa buhay natin ngayon, may mga bagay na hindi mo akalain na mangyayari at parang sa isang iglap, yung mga bagay na control, no? Kukontrol mo, ngayon hindi mo na makontrol. Talagang wala, maraming pagbabago. So, we try to, sabi nga, empathize with them, to connect with them, di ba, kung nasaan ba sila,
at kinakamusta natin yung mga kapatid natin na nakakaranas ng kalungkutan at we try to also connect with them na kamustahin sila kung ano yung kalagayan nila sa panahon ito. So ngayon no, mga ka-connect no, na binigyan ho tayo ng magandang synthesis no, ika nga ni Father Joel no. Baka may natikpatin ho. Hindi, ayos na yung classmate eh. Kumbaga sasabihin ko na sinabi mo ng lahat eh. Kaya wala na ako idadagdag pa. yun no, napakaganda ho ng synthesis no, na sinabi ho ni Father Joel ano po. At ngayon naman ho, kumbaga nung pinag-usapan ho natin the last time ng ating first episode ay about depression in general no. Ngayon ay medyo magpo-focus ho tayo. At ang ating pong magiging topic for our discussion is paano mo masasabi na depressed ka? Paano mo masasabi na depressed ka? Kanina ho, nag-uusap nga kami. Nagtatanong-tanongan din ho kami dito ng aming mga PIS seminarians, no? Ng aming mga seminarista, OY, aspirant. No? Paano ba natin malalaman na depressed nga tayo? Ano? Although, gasgas na ho itong joke na ito, pero ang una hong pumasok ko sa amin ni Father Joel, kaming dalawa. Kami palang hong dalawa, eh. Depressed na. Oh. Oh, kasi mga pare ho kami. Depressed. Depressed, ang tawag ho doon. Ano, kaya kami din ho ay, kumbaga, hindi ho nalalayo sa inyo na dumaranas ng depression. Depressed din ho kami. But joking aside, na. So, paano ba natin malalaman na tayo po no, ay nakakaranas ng depression. Siguro pag-uusapan ho natin ngayon mga sintomas. No? Symptoms of depression. Sige. Classmate, ano bang pwede nating malaman no? Alam niyo ito si ano si classmate ko ho eh ito po ay nag-aral ng ano lang 4 na taon ho eh. No, talagang nagpakibiyahasa din ho eh. 2 taon. Ah, 2 taon lang. Dinadagdagan ko na para talaga ano. Maniwala sila. Ayan. Oh, ito ang ating ating co-host po dito na si Father Joel eh nag-aral po ng psikolohiya. Ano? Ayan, kaya talagang may konti lang naman. May na konting kaalaman at yun ho, ang ating mga paghuhugutan sa mga pag-uusapan ho natin ngayon sa symptoms of depression. Father Nelson, kung yes. Naalala mo last episode natin, may sinabi ako doon na na hindi naman ibig sabihin na kapag tayo ay malungkot, yes. Oo, ay depressed na tayo agad, di ba? Yeah. Minsan na part 'yan ng buhay na malungkot tayo. Part 'yan ng ating karanasan in life in general na kuminsan may mga pagkakataon talaga ay tayo ay hindi, you know, maligaya. Yeah. But being unhappy is not the same as being depressed. Kaya 'yun, dyan tayo mag-start, Father Nelson. Sige. Ng ating sharing na baka mamaya, no, yung iba dahil uso ngayon at talaga namang may pandemya, no, baka nakakaranas ng simple o natural na lungkot, akala nila depressed na sila. Kaya siguro maganda una i-klaro yun na hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay unhappy, you are already depressed. No? Baka mamaya you are just experiencing you know, common experience of loneliness and sadness because of the pandemic at yung ating sitwasyon ngayon. Kaya napakaganda din na habang lumalalim ang ating sharing at discussion, ay dun tayo dadako, no, na sa ating mga tagapakinig at sumusubaybay, ay malaman nila na kung nasaan ba sila sa estado ng buhay nila ngayon, sa kanilang emotional wellness or whatever na we call that ano o na karanasan kasi baka mamaya hindi naman talaga depressed o di kaya nandun na sa stage ang may mga symptoms na or may mga signs na siya pala ay depressed at hindi siya aware na nandun na siya so para matulungan at hindi na at maka-move on maka-cope up no doon sa sitwasyon. Baka so, maganda yung classmate na maganda, magkakaroon tayo ng parang ngayon ito sa gabing ito, yes. Just a simple self-assessment na tawag. Kung nandun ka na ba, o nakakaranas ka na ng ganitong sintomas. No? O baka naman ay simpleng ano lang yan, talagang
because of the setbacks mm-hmm. na experience mo the other day mm-hmm. or the other week no mm-hmm. or last weekend no eh depressed na ako mm-hmm. so yun maganda dun sa yung siguro na research or na basa mo oh meron din baka gusto mong i-ano muna i-clear sa ating mga tagapakinig ano ba yung depression ayun mas maganda di ba eh sinasabi dito sa ng ating kaibigan no na galing po sa www.mayoclinic.org no? Ang kanya pong definition ng depression ay depression is a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest. Ayun. Kaya nga, ano, babago dito tayo, classmate. Naalala ko nung nagsasabi ka, ano? Gaya din na nabanggit ni Father dyan, nung tayo nagkukwentuhan, kung minsan parang yung depression nagiging ano na siya eh, general term. Diba? Na konting kalungkutan nga. Nadidepress ako. Ayun, parang pakiramdam ko, nadidepress ako. Naalala ko nga nun si tatay, diba? Nung sa kapatid ko nga nangyari yun. Yun agad, nababanggit din niya, depressed. Pero may mga ilang araw naman na restless siyang, ano, restless na. Tapos, ayun. Hindi nakakatulog. Oh. Pero after some time, nawala din naman yun, di ba? Anyway, so, anong nangyari? May kwento ko na lang, ano? At, nangyari nun, abay, kung minsan, yung pakiramdam ng ganun, yung pala, stress lang. Sa tatay ko. Pero, maganda naman ang kinahinat nun, kasi nung stress siya, hindi siya nakakain. At dahil hindi siya nakakain, ba? Eh, nung nagpa-blood chem, abay, ayos ang sugar, ayos ang ano. Kaya may blessing din. Ay nga lang, gumaling na kapatid ko, ayun, lumakas na uling kumain. Hindi, siguro, Father Nelson, yung magandang umpisahan dyan, mm-hmm. di ba, ay kailangan mo nang magkaroon comparison, siguro, or clarification. Mm-hmm. Kung yan ba ay simple stress or depression, kasi may ano yan eh, correct. Hindi mo pwede sabing depressed ako. Mm-hmm. Diba? O, dahil ito, may mga symptoms, no? Mm-hmm. So, pwedeng sinasabi mo na ngayon, restless ka. Yes. O, di kaya, nervous ka. That's a simple stress lang yan. Mm-hmm. Not necessarily na ikaw ay depressed na. Mm-hmm. Kasi, ang depression, medyo may time yan, eh. No? Pag medyo mm-hmm. matagal. Pag nag-more than 2 weeks ka na ganyan ang feeling mo mm-hmm. o nangyari sa'yo, yeah, talagang nasa tinatawag na tayong major depressive disorder. Ayun. Ito ba, classmate, yung sinasabi dito? Kasi, nabanggit mo nga kanina na yung feeling of sadness, feeling of loneliness, pero dito, parang, ang ano dito, ang pinaka-highlight, ano, yung binibigyan ng emphasis is persistent and chronic. Oh, yan. Yung parang, yung patuloy, no, hindi lang at nandyan. Yung sabihin persistent. So, yun, no? Yung sabihin, hindi nawawala. So, in a particular time, no, tumatagal, lalong nagiging grabe at hindi nawawala. Ayun. So, talagang pag tumagal ng 2 weeks, nasa depressive mood ka na talaga. Depressed. Tapos ng parehong-pareho din, ano? Mm. Ganun lang yun. Yung si stress, pwede kasing ano lang yan, eh, na hindi magtatagal. Yes. So, yung bilanggit mo, example, sa tatay mo, diba, karanasan niya, restlessness. So, pwede kasing ano yan eh, simple stress lang yan. Mm-hmm. Minsan, nagpapawis ka, no? Oo, yan. Minsan, kinakabahan ka. Yes. O, di kaya yung heart beat mo, mabilis, yes. Stress lang yan. Oo. Mm-hmm. Pero, okay. Kailangan na rin magpa-check up sa doktor. Pero, this is just a simple stress. Mm. Ayun. Oh, may tanong tayo, classmate. May tanong agad. Ang bilis nga ng tanong. Eh. Ito ho ang tanong. Babasahin ko ho. In line with the topic, fathers, in the hour that are most alone, all the love in the world is seems not enough to overcome the depression. What can you say about it? From Maria. Yeah. Oh, okay. Ayun ng actually isang matinding ano, matinding kalaban talaga pagdating sa depression na maramdaman ng isang tao na siya'y nag-iisa. Mm-hmm. At hindi siya nakakaranas ng pagmamahal. Mm-hmm. Kaya napakaganda na kapag ang isang tao talaga na detect niya na may mga specific symptoms na siya na pwede natin discuss mamaya, ay kailangan na niyang gaya na ating nasabi noong nakarang episode, ay humingi ng tulong. Yes. Oo. Kasi,
I think the first step to recovery, healing, mm-hmm. is to accept that you are in that kind of mood. Situation. Oh. Mm-hmm. At aware ka. Ayun. Ayun na nga. Ayun nga. Sabi nga namin kanina, nagkukwentuhan kami. So, love is, alam naman natin, love talagang can conquers all. Mm-hmm. Even the evil one. So, I don't think that hindi kaya ng pagmamahal na talunin ng depression. I don't think so. Even evil can no, can conquer by our love. So, siguro lang, ang ano lang, ay malaman talaga ang tao nandun siya at maging aware siya so that yung recovery, mag-start yung road to recovery and healing. Pero pwede rin naman classmate, yung napag-uusapan nga namin ng mga seminarista ba tayo, bago pa tayo magsimula, di ba? Pwede naman yung may awareness eh. Pero may mga tao na kahit na-aware sila, may denial. So siguro parte din yun, ewan ko kung tama ako, yung bang naging aware ka, pero maganda rin yung may acceptance. Diba? Yun ang first step. Kahit naman sa, alimbawa, pag pinag-usapan natin ng grief, di ba? May mga stages yan. Yeah. Oo, so that's number one step, acceptance. Di ba? Kasi may iba, nararamdaman yun, pero dinideny nila. Tumalon sa susunod na stage. So yun na nga, yung persistent sad, anxious, or empty mood. Tipong parang walang gana. So actually, depression, napaka-complicated niya, classmate. Pwedeng isang symptom or many connected na symptoms na nasa sa'yo, masasabi mong depressed. Isa dyan, yung inatawag natin na hopeless outlook sa buhay or hopelessness or helplessness. Ito yung mga taong lagi sinasabi, it's my fault yan ang kanilang mga linya. So pagka ganyan ang iyong sinasabi at sitwasyon yan, no? Pag nawawalan ka ng pag-asa sa buhay, ay nako, baka nandong ka sa ganun. Ano? Isa yan sa mga sikat na symptom ng depression. Yung bang you feel and you see that there is no hope sa buhay mo. Yan, isang manifestation yan at common symptom yan ng depression. Ito, parang yung sinasabi mo din dito na ano, sa gaya na na-research ko, yung feeling of hopelessness and pessimism. Yung negative, no? Yung negative laging mag-isip. Naalala ko nga, meron din na nagkwento sa akin na talagang kinailangan pa nga niyang ano, bumili ng gamot. Kasi nung pagdating nung ano, pag-atake nitong ano, itong pandemic, talagang iba yung naiisip daw niya. Ang naiisip niya, parang mamamatay na siya. At any point in time, mamamatay siya. So yun, kaya kada gabi, hindi siya nakakatulog. Ito ba ay parte din ng ano, classmate? Ng... Magkakapatid, magkakadikit yan. Connected yan, di ba? So, halimbawa, kapag nandun ka sa hopeless outlook, di ba? Maraming aspeto yan. No? Hindi lamang dahil wala kang nakikita ng pag-asa, nakafocus na sa sarili mo. So, in other words, tulad niya, kung may nangyaring pandemya, may mga bagay ka na ang iba ay umaasa sa iyo, no, yung iba ay maraming nakadepende sa iyo. Suddenly because of this pandemic, parang naging worthless ka. So talagang pagka ikaw ay you feel that you are worthless, no? Yung worthlessness, talagang pwede kang pasukan ng depression. Correct. Kasi nawawala, parang you feel hindi lang restless eh, you feel that there's no hope. No? Because of this situation. Kaya pala na ano natin ano, nung tayo. At eventually, pag gano'n, magkakaroon ka lang self-hate sa sarili mo. Pagka feeling mo, wala ka lang silbi. Yes. Dahil all the while, mayroon kang silbi. Diba? Ano ka, productive. Diba? Yes. And suddenly, because of the situation, ayan. So, pwede kang talagang tamaan ng depression. Lalo na pag dumating yung feeling mo or naisip mo na ikaw, wala nang kwenta. Ayan. Naalala ko tuloy, may pari tayong ganyan yung naging ano, naging pakiramdam niya. Naalala ko noon, nadalaw ko pa sa ospital yun eh, nung medyo critical na rin siya. At yun nga, sinulat pa nga niya na he wants to be out from the hospital.
because he is unworthy for the province to spend for him. Parang ganun ang dating niya na hindi naman ninyo kailangan gasusan. Huwag niyo na akong gasusan. Wala naman akong nagawa para sa province. But in fact, eh, talagang malaki yung hindi ko nababanggitin ang pangalan. Hindi naman yun, ano, siguro. Basihan natin lagi. Pero because of the, yun nga, minsan, yun nga, nakakalungkot. Kaya mabilis tayong pasukan din ng depression. Lalo sa panahon ito. Minsan, baka, yun nga, alam naman natin, sikat na, di ba, sometimes yung worth ng tao nakadepende sa ginagawa natin. Yes. Pero hindi naman, eh, no? You are actually, sabi nga, eh, more than, your being is more important than your doing. Diba? Kaya ngayong, ano, basta naalala ko yan nung nag-aaral pa tayo, diba? Laging paulit-ulit din sa atin na sinasabi yan na sana yung makita natin yung worth ng isang tao. Makita din yung worth natin para dumating yung pagkakataon na yun nga, kapag wala ka ng ginagawa, bawa, lalo na tayo sa community, diba? Yung bang sa atin, mas nakikita natin yung worth natin kapag marami tayo nagagawa sa ministry, marami tayo na i-contribute, dinolakasa din, nagkasakit, diba? Tumanda na. Tapos hindi mo na rin nagagawa yung ministry mo. Na kung minsan yung iba sa atin, nagkakaroon din ng depression, di ba? Dahil lahat naman tayo, one way or another, ay nakakaranas. Dahil ang pakiramdam nila, they're worthless. Di ba? Pero, yun lang. Maganda rin nababalikan siguro at na ikukwento sa kanya, no? Na yung mga ginawa niya before, tama ba yun? Na, yung... hindi. That's also one way. No? Mm-hmm. Pero, ipaparating lagi sa tao na importante siya. More than the doing, ang mahalaga yung doing. Yes, that's true. Ito, meron pa dito dun sa ating sa aking research about the loss of interest or pleasure in hobbies and activities. Alam mo, kaya sumikat din siguro to classmate, no? Itong sa pandemya. Hindi mo sumikat, sorry. Naranasan ng karamihan. Correct. Yung depression. Kasi, ang depression, parang magnanakaw yan. Oo. Nanakawin niya sa'yo yung mga bagay na nai-enjoy mo. Mm-hmm. Yung pleasure and joy. Mm-hmm. So, halimbawa, suddenly, you are with your friends. Mm-hmm. Now, you cannot do that. Yeah. So, ninanakaw niya yung mga something pleasurable that you experience in life. Kaya, naihinto ang lahat at nade-depress ka. So, yung sa sinabi mo na lost interest, part yun. So, ninakaw, sorry for the word, ninakaw ng pandemya yung mga simple joys and hobbies natin. Hindi ka pwede maglaro ngayon, basketball. Kahit ang ginagawa mo ngayon, di ba? So, talagang mawawala yung interest mo. Siguro, ano, classmate, ano lang yun, ha? Ito pa, yung tipong pagpunta lang ng mall. Isipin mo na lang yung mga senior citizen, di ba? Every Monday yan, one time nga, nakapanood ako ng sini. Pagpasok sinihan, di ba? Ano ang amoy? Amoy efficacent oil. Di ba? So talagang punong-puno yung ano yung sinihan ng mga seniors. Eh ngayon hindi sila makapasok ng mall, di ba? Kasi may restrictions na 60 above hindi po pwede. Di, yun. Kaya talagang gaya nga ng sabi natin, napakaraming mga senior citizens na nakaka-experience ng ano depression, di ba? Ito classmate, may question tayo galing kay parishioner po namin to at ating masipag na ano po ito. Na lay minister si Kuya Manuel Leonardo nagtanong po siya at ang kanya pong question ay can depression leads to nervous breakdown? Can depression leads to nervous breakdown? Actually pwedeng mag-lead yan. Kasi isa sa mga symptoms ng depression ay kung minsan over fatigue ang nasa isip mo. Hindi ka nakakapag-isip ng tama, wala ka sa focus. So kapag nandiyan ang ganyan ang sistema ng iyong pag-iisip, no, ay possible na mag-lead sa nervous breakdown. Kasi hindi ka relax eh, hindi ka kalmado. Kaya nga isa sa mga techniques, no, na pwedeng gawin ng isang taong depressed ay yung simple breathing exercise mga ganyan. Oo. Inhale exhale. Bakit? Kasi yung inhale exhale hindi natin alam, malaki na itutulong niyan. Yung central nervous system natin pinapakalma niya.
Mm-hmm. Oh, kaya pag ikaw ay nag-inhale, exhale, di ba? So, mm-hmm. napapakalma niya ang central nervous system natin. Ba? So, that will not lead to nervous breakdown. Iyan bang rilo mo nagsasabi ng ano, kailangan mo na mag-inhale, exhale. May ganyan niya, classmate. Ano, eh. Si ano lang to? Ano lang to? Sister. May ganyan eh, sinasabihan na, oh, mag-ano ka na, inhale, exhale. Wag ka, ano pa, pinaparelax ka din. Oh, may mga ganyang rilo, classmate. Ah. Na, pero ano yun? Pwede yung mag-lead ang depression sa nervous breakdown. Nervous lalo na kapag talagang ano, di ba nga, yung pagkakaiba ng konti lang naman ng stress sa depression, mm-hmm. Kapag depressed ka na, meron ding mga, you know, thinking or attempting to end one's life. Yes, yung suicide, yes. Yung suicidal tendency. Okay, lalo na yung nervous breakdown. Diba? Mm-hmm. Mm-hmm. Actually, sa stress pa lang, pwede. Kapag restless ka, pagka ikaw ay, alam mo yun, pinagpapawisan, ang bilis ng tibok ng puso mo, pwede yun. That will lead. Nervous breakdown. At saka siguro yung ano niyan, yung it will lead into nervous breakdown, lalo na part na rin yan, gaya na sinasabi natin yung nag-iisip ka ng problema, no? Na talagang lagi mong iniisip, isip ng isip, no? Talagang ganyan, na talagang parang yung problemang ito wala nang katapusan at hindi na masosolusyunan, no? Pwede siguro mag-lead din yun. Talagang mag-delete kasi diba? Minsan, halimbawa classmate, na sabi mo kanina, loss of interest sa maraming bagay. Eh bakit ka nawawalan ng gana? Kasi wala kang energy, overfatigue ka. Yes. So, magkukonekta yun. So, correct. Pag wala kang energy, you also lost your interest to many things, especially the things that you look forward in your life every day. So, kapag ikaw ay, yun nga, nag-increase yung fatigue mo, part niyan eh, yung ating pag-iisip din minsan, napapagod, hindi ba? So, talagang will lead to loss of interest to many things. Oh, eh, gaya na nabanggit mo, naisip ko lang, syempre, ikaw ba naman ang restless? Ikaw ang merong mga sleepless nights, no? Eh, talagang ganun, talagang panghihinaan ka ng immune system, ano? Well, ito, classic question, maganda. From Marita Tavias, is being super happy one day, then sadness next day, a sign of being depressed? Totoo po, that is a sign. Dahil yan ang tinatawag nating uncontrollable emotions. Na bigla ka na lang iiyak, no? May sudden change of mood and feelings. So kung halimbawa, bigla kang umiyak ngayon, tapos bigla ka na lang masaya ngayon, tapos the following ay masaya at malungkot ka. Yan yung mga uncontrollable emotions. Symptom po yan na baka na depressed ka na. Ayun. Kasi wala kang internal locus of control. So in other words, hindi mo control ang outside yan. Walang outside na nag-influence sa'yo para maging masaya. It suddenly happened and suddenly changing. So, yung pala yun, ano? Yung mga... Diba sabi nga nila, may magsishare, bigla na lang ako umiyak nang hindi ko alam. So, hindi niya talaga control. So, nasa depression siya. Hindi, bigla siya. Hindi, iba naman yung bigla kang tumawa. Yung a minute lang actually. You are happy and then suddenly, no, mga ilang minuto or ilang ano, bigla kang naging malungkot at bigla kang umiyak. Nako, yan tinatawag ding uncontrollable emotions. At symptom po yan ng depression. Ayun. So at least nalalaman na rin ho natin, mga kakonek, no, yung atin pong mga sukatan, no, para malaman ho natin kung tayo po ba ay nadidepress. Ito ho, naku, may katanungan po muli tayo galing ho sa isa sa mga Adamsonian, no, one of the staff ng ating Adamson University, si Ma'am Raquel Bermudez. If we know people who are depressed, how can we, who are not psychology major, not priests, help them? How can we help them? Ika na. Oh, baka ikaw classmate, pero kang ano? Ako naman. Simple lang, kaya nang sagutin niya. Ang akin lang naman, yung maparamdam din dun sa tao, gaya nga nang sabi mo eh. Yung mga nade-depress na yan, kung minsan parang ang pakiramdam nila, nag-iisa sila sa mundo. Diba? Yung feeling of loneliness, nag-iisa lang ako, feeling worthless, yan.
Yung maramdaman nila na they being giving importance, they are loved. Yan, malaking bagay ho yan. Kahit na ho siguro hindi ka psychologist, kahit na ho hindi ka ho, ano, hindi ka pare. No? Kasi I guess, sa isang tao naman po, each one of us, our longing is to be loved. No? And to love in return. Yan naman yan. Tama. Talagang pag-ibig. Eh. Pag-ibig. Gaya nga sabi ni Father Joel kanina, love conquers all. Talagang kapag ang pag-ibig ang namayani, no? Talagang kayang-kayang sugpuin o paglabanan ng lahat, lalo na yung depression. Oh, tama yung sabi ni Father Nelson. Mahalaga, hindi naman mo kailangan maging major psychologist or maging counselor para maalalayan o makatulong sa isang taong depressed. Mm-hmm. Siguro yung maparating mo yung message, nakasama ka nila. Mm-hmm. At inaalalayan mo sila. Yes. At pag dumating yung time na talagang you need, no? Mental health professional ay pwede ka mag-assist, no? Oo. At encourage mo yung tao to seek help sa tamang makakatulong sa kanya. Speaking of the classmate, naalala ko po yung ano, yung isang kaibigan ko, ano, meron siyang pamangkin. Gaya ng nabanggit nga, maganda yung tanong, biglang bumalik sa isip ko yung ano, experience na yun. Hiniwalayan siya ng ano nung kanyang kasama. Na? Tapos, gabi nun, no, naiisip na niya na gusto niya magpakamatay. Tapos, siyempre, nakita yun ng mga kaibigan niya yung kalungkutan niya. Pare, mag-inuman tayo. Inuman. At siyempre, habang nag-iinuman sila, nagkukwentuhan. Nabanggit niya yung classmate. Na iniwan ako nung ano nung aking ni Mrs. No? At parang wala na silbi yung buhay ko, no? At sabi niya, parang gusto ko na magpakamatay. Oh, ano yung sabi ng mga kaibigan niya? Pare, babae lang 'yun. Di ba? So instead na seryosohin, wala, puro biruan, ha, di ba? Pare, babae lang 'yun. Oh, natapos ang inuman, no, madaling araw nakita ng ano ng pamilya yung anak nila nakabigti. So, what I mean to say, you know siguro yung, gaya nga ng sabi kanina, paano ka makakatulong? Yung listening listening with the heart. Yung makinig ka ng, ano, yung talagang nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Yun, malaking bagay po yun Kung alam mong seryoso, yung sinasabi, ba, kailangan, ano yung dapat mong yun gawin? Yun nga, classmate. Diba? So, base sa sharing mo, tsaka yung line of thought mo, at yung tanong ni Ma'am Raquel, yun, na yung listening, dapat walang judgment. Uh-huh. So you parating mo yung message that you are interested. Yes. You are really listening from the heart, no? Na walang harsh judgment sa tao. Kasi yun, pagka naramdaman niya yun, nako, baka mag-increase pa at magtulak na gawin ng isang bagay na hindi maganda. At yun yung tapusin ng buhay. Mas nakakatakot yun. Kasi sa taong depressed, hindi nakakapag-isip talaga ng maayos. Wala sa focus. Ang mental niya patig-pagod. Yes, kaya yes. Maghahanap siya ng easy way out to solve the problem. Yung, and in order for the person depressed to solve easily the problem, ayun na. Tapusin ang buhay. Yeah. That's the easy way out. Easy way out, correct. Kaya mahalaga talaga. Kaya nga huwag niyo iiwanan ang mga taong depressed. No, be with them. Your presence is important. Kaya nga, di ba, lagi ko rin yan nababanggit sa'yo, sa kay Father John, yung mga talagang kahit, yung may mga background ng psychology, binabanggit ko talaga niya. Kapag lalo na yung isang taon nagkaroon ng suicidal tendency o suicidal attempt, kinakailangan, inoobserbahan mo na siya palagi at binabantayan, di ba? Pag nagsalita yan, huwag mong baliwalain. So, most probably, malaki ang chance din. Nagawin. Ito, classmate, may isa pang tanong kay Sister Nedy Nueva. Ang kanyang katanungan, how can we assess that the level of depression would already lead to suicide? What are the signals, manifestation? Thank you. Okay. Una dyan, isang symptom para maalarman na talaga tayo na pwede siyang tapusin ang kanyang buhay kapag nagsasalita na yan about death.
Mm-hmm. Oo, yan. Mm-hmm. O, di kaya nagbabago ang kanyang perspektibo ng death. O, pag pinag-uusapan niya ang kamatayan. Mm-hmm. So, gaya ng sinabi ko, bago natin mm-hmm. sagutin yung tanong, mm-hmm. kapag nagsasabi na yan, nagpaparamdam na yan, o nagsasalita mm-hmm. na, yan, gusto niyang tapusin ang buhay, mm-hmm. o gusto niyang mag-suicide, yan, manifestation na po yan, seryosohin na po natin mm-hmm. yan. Huwag po nating iwanan ng taong yan. He or she might suspend the first attempt. Mm-hmm. Baka the second attempt, he or she might succeed. Correct. Oo. So may mga ganyan pong cases. Mm-hmm. Ang isang manifestation, say, pag ang tao nagsasalita na tungkol sa kamatayan. Mm-hmm. Oo. Whether that negative or positive. Mm-hmm. When say, alimbawa positive, siguro maganda siguro yung ano. Mm-hmm. Kabilang buhay mm-hmm. o di kaya gusto ko na ma-meet si Lord mm-hmm. pero in a serious way no yun medyo may mga ganyang manifestation na pwede mm-hmm. rin naman na inang negative na sabihin natin eh gusto ko na talagang ano tapusin ang buhay ko mm-hmm. at siguro doon naman tayo pupunta lahat sa kamatayan bakit pa natin patatagalin mm-hmm. no something like that line of thought so manifestation na po yan mm-hmm. na may mga umiikot na sa isip ng taong yan mm-hmm. na gusto niya nang mag-suicide or gusto niyang tapusin ang buhay. Mm-hmm. Kasi mm-hmm. isa rin po yan sa symptom pagka paano niya tinitingnan ang kamatayan. Mm-hmm. Kaya nga nabanggit dito rin, tama, gaya na sinabi mo sa aking na-research eh. Thoughts of death or suicide attempts. Oh, yeah. Kasama yun sa mm-hmm. symptoms mm-hmm. of depression. Sister, basta nagsasalita na yan ng kamatayan. No? Mm-hmm. And nababago yung kanyang perspektibo ng kamatayan. Most probably may mga ganyang ano na. Mm-hmm. So, ito, meron pa nga dito eh, yung maganda to, classmate, kasi tugman-tugma sa'yo to eh. Yung okay. Symptoms na to, low appetite and weight loss. Ayan. So, low appetite and weight loss. Oo, yan. Totoo yan. No. Kasi malaki ng ginaang mo, classmate. Eh. Isang ano rin yan. Isang mga symptoms din yan, classmate. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang ano naman dyan, ang babantayan mo dyan sa symptom na yan, classmate, na binanggit mo, mm-hmm. yung pwede ka kasing mag-gain, pwede ka rin mag-loss. Yes, ito nga. Low appetite and weight loss or overeating and weight gain. Simple lang yan. Mm-hmm. Ganito lang yan. Malalaman mo na ikaw ay depressed because of that symptom kapag hindi mo sinasadya na ikaw ay hindi kumain, na ikaw ay mag-gain ng weight. Mm-hmm. Unintentional. Yun. Pagka-intentional yan, eh, simpleng dietary, ano mo lang yan. Yun. Pero kapag hindi mo sinasadya, na, parang gumagaang ako. Mm-hmm. O di kaya nawawala ko ng gana. Mm-hmm. O di kaya ay lalo akong tumataba, mm-hmm. di ko alam, makontrol ang aking pagkain. Mm-hmm. So, ibig sabihin lang nun, depressed ka. Ayun. Kasi hindi intentional. Correct. Hindi dietary ang purpose mo. Mm-hmm. Kung hindi natural na nangyayari, dahil depressed ka, hindi mo alam, nagigain ka mm-hmm. o naglulos ka ng weight and appetite. Ayun. Yun ang labanan dun. Correct. Oh. Kaya pala si Father Joel, mga kapatid, hindi po ito depressed. Oo. Kasi yung pag-gym ho nito at pagpapababa ng timbang, italagang ano, intentional ho yun. Eh. Minsan, nagkakasama pa ho kami sa pag-exercise. Eh, kailangan natin maging healthy sa panahon. Healthy. Oh. Ayun, no? Hindi, ayos para hindi rin tayo mahulog doon sa depression. Mm-hmm. Correct. Oh. Yun pala yun, ano? Hmm. Meron din dito yung irritability. Pag naiirita ang isang tao. Siguro yung nagkakaroon to ng changes ng ano, ng behavior. Eh. Eh, kasi ang depression, diba? Mood swings din. Yes. Mm-hmm. So, actually sa research, sa literature, pag sinapit din literature sa mga research and mm-hmm. mga ano po, ano, yung mga experiments, no? Mm-hmm. Mas malaki ang number ng mga lalaki na mas nagiging mm-hmm. irritable kaysa sa babae. Mm-hmm. Sabi nila. Anong pinagdadaanan? Hindi ko alam. Siguro dahil ano, baka ang babae mas emotional, kaya medyo mas control pa sila minsan. Kumpara sa lalaki na very, ano, yung bang, ang tawag dyan, word natin, yung bang, yung, nakalimutan ko yung word na parang mabilis mag-react. Mm-hmm. Something like that. Mm-hmm. Ang babae, mm-hmm. napaprocess pa nila konti yung emotions nila.
Dahil mas sabi nga natin, 'di ba? Kaya naman napaprocess ng mga mas in touch sila sa kanyang emotions, 'di ba? Unlike totoo natin, 'yan. May ating mga lalaki. Oo, correct. Mm-hmm. Kasi ito, classmate, meron pa dito sa symptoms of depression ay persistent physical symptoms that do not respond to treatment such as headaches, yan, mga digestive disorders and pain. For which no other cause can be diagnosed. Ah, di ba, common naman yan. Minsan nagpa-check up. Correct. Parang walang findings. Wala namang nakita. So, depression lang. Correct. So, epekto, psychological effect lang yan. Sa ating biological. Kaya ganun. Pakalma lang. Matuto lang sila ng mga coping. Breathing exercise. Coping skills. Mawawala yan. Correct. Yeah, number one yung deep breathing. Meditation, yeah. Yes. Maganda 'yo, pag-usapan ni Father John siguro sa next topic na next episode. Mm-hmm. Kami dito nilalatag lang naman namin yung mga symptoms, no. Pero there is always a way out. Kaya sa susunod na episode, pakinggan na si Father John sa mga possible na pwede nating gawin, how we will be able to arrest and help us magkaroon tayo ng face off sa ating depression. Pero ngayon, sa amin, no, we are just helping you to assess yourself kung meron na ba kayong mga ganyang symptoms na nararamdaman at nakikita sa inyong sarili sa mga panahong ito. O di kaya, simple ano lang, loneliness and sadness. So, hanapin nyo lang yung magpapakiliti sa buhay nyo. Mawawala na kayo dyan. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Magpapakiliti. Ibig sabihin lang naman noon yung something that you're enjoying doing with. So, balikan lang po siguro po yung mga... Ano kaya siguro yung... Kung po pwede naman katulad ngayon, classmate, nasa panahon tayo ng pandemic. May mga bagay na yun yung usual na nakapagpapasaya sa'yo dahil because of that, na-limit yung ating ginagawa. Hanap, no? Ng ibang diversion. Or, diba? There's always a way out naman. Kung halimbawa, sabi nga, di ba, you are a person na mahilig mag-connect, di ba, sa mga tao, kahit hindi naman physically possible as of today, may way out to connect with them. Dami ngayon. Pwede kayong video call, chat. Di kaya, yun nga lang, yung outgoing ka, kung outgoing person ka, diyan ka lang muna sa bakuran. Huwag ipatikot ka dyan. Kaya kinakailangan. Tumbling ka dyan. Kinakailangan. Or, may mga tulad niya, may mga tao na ngayon lang nila nakikita yung mga talent nila na nakatago. Bawa yan, ngayon, marami. Meron pala siyang, hindi siya dati mahilig sa halaman, sa paghahalaman. Ngayon, medyo na-appreciate niya na. So, may mga lumalabas din na intelligence. No? Kasi maraming tayo intelligence, hindi lang naman dito yan. So, na-harness natin sa panahon ito. Siguro ito, padagdag natin, medyo, na lang po ha, 9 minutes na lang tayo. 9 minutes, sabi naman. Bilis nga ng kwentuhan ng ating classmate. So, ito, meron pa dito akong nabasa na, difficulty concentrating, remembering, and making decisions. Ayun, memory. So, yun nga, kasi may na tayong mental exhaustion So, kapag depressed ka, sabi ko kanina pa, di ba, wala ka sa focus. Yes. And part of it, hindi ka nakakapag-isip ng tama. Correct. So, kaya pagka yan ay persistent, yun, nakakatakot dahil pwede nga ka mag-isip ng suicide. Kaya, totoo yun, lalo na kapag ang utak natin napapagod na, nakakaisip, paano ba ako lalabas sa ganitong sitwasyon o di kaya meron kang particular concern or bad things na nangyari sa'yo na recurrently nasa isip mo na ayaw iwanan mo nandyan, pinatatagal mo dyan. So, talagang magkakaroon ka ng difficulty in healthy na pag-iisip at focus sa pag-iisip sa buhay. Kaya siguro, yung nababanggit din, di ba? Yung sinasabi sa atin, when you make decisions, always see to it that your level of emotion is moderate. Totoo yan. Diba? Kasi pagka yung ikaw ay stress, magdi-decision ka. Lalo na kung ikaw ay depressed, magdi-decision ka. Naku, mabigat ho yan. O parang pag wala ka sa tamang katinuan ng pag-iisip, simple as that. Yun, huwag kang mag-decision. Later, yun. Layman's term let, natin. Let
your emotions and things that subside, you know, bago mo isipin ng isang bagay at gawin ng isang bagay. Correct. Kaya nga, di ba, yung iba, pagka ganun, minsan nagtatanong din sa atin, papa-advise, di ba, naghihingi ng counsel. Pada, anong gagawin ko dito, ganyan. Minsan sinasabihan, ako mismo, sinasabi, tulog muna ho tayo. Yeah. Tapos pagdasalan ho natin. Tapos the following day, tsaka ho natin uli pag-usapan. Mm-hmm. Yung tipong nakapahinga na po yung utak natin, di ba, nakapagdasal na rin tayo. And definitely, we will be coming up with a good decision. No? Tama. Maganda rin yun. At, ito po, siguro, huli sa mga symptoms na babanggitin ko po para mapag-usapan din natin, classmate, itong merong insomnia, early morning awakening, or oversleeping. Yan. O ano yan eh, magkakambal yan ng lost interest. Mm-hmm. At saka yung tinatawag natin na overfatigue. Yeah. O, kasi kapag overfatigue ka, wala kang energy. Talagang either you sleep more, matatagal ang tulog mo, or kukulangin ka sa tulog yung insomnia. Mm-hmm. Pero sa depression, ano yan eh, classmate, hindi naman talaga sasabihin natin na, kasi depressed ka, kaya ka may insomnia. Mm-hmm. Hindi kaya, may insomnia ka kasi, depressed ka. Hindi. Mm-hmm. One may lead to another. Okay. But hindi naman sila talaga correlated. Mm-hmm. Ibig sabihin, mm-hmm. hindi ibig sabihin na, depressed ako, kaya may insomnia ako. Hindi. Pero pwede kang may insomnia, pero hindi ka naman depressed. Na. So, one may lead to another, and vice versa. Mm-hmm. Pero yung ano kasi, yung excessive sleeping or sabihin natin insomnia, pwedeng konektado yan sa depression kapag meron kang mental fatigue. Mental fatigue. Ako naman, makilala ko, walang insomnia, no? Pero talagang sa palagi ko, because of mental fatigue. Kasi ang hirap, ako, kahit ako personally, pag may iniisip ako, nagagawin, di ba? Tapos gusto ko nang gawin. Kaya nga minsan, in the middle of the night, no, habang natutulog, yung bigla ako nagigising, kasi may gagawin ako. Kaya ginagawa ko to, sinusulat ko eh. O pag naisulat ko, tulog ulit ako, kinabukas ako na ano. Kasi na-address mo na. Kaya nag-peace ka na. Mm-hmm. Eto siguro po, tayo po ay may 5 minutes na lang. Last question po, ano? Sabi po uli ni Ma'am Raquel ay, what Bible verse should I read when I feel lonely to prevent depression? That's right. Kanina, aba, maganda yung... Uy, napakaganda ho ng binasa ho natin kanina dito sa Philippians. Sige, tayo, simula pa lang. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yan, no? Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Eh kahit yung ano din, di ba, yung sinasabi, come to me, all you who are burdened, weary and burdened, I will refresh you. Ayan. Sinasabi ng ating Panginoon. So, marami din ng mga Bible verses na talagang makakapag lighten up ng atin ng mga nararamdaman. No? That will really help us. So, you know, mga kapatid, no? Sana po dun po sa ating isang oras na pagkukwentuhan, no? Na kami po sana ho ay nakakonek sa inyo, no? At nakapagbigay ho ng inspirasyon sa inyo sa ating mga napag-usapan, ay muli ho ay magkita-kita ho tayo next Sunday. Same time, alas 8 po ng gabi para po sa ating binspirasyon sa ating Panginoon. At next Sunday ho, ay pag-uusapan naman ho natin, ngayong natapos naman ho nating pag-usapan ng mga symptoms of depression, ay yun nga, gaya ng nabanggit ni Father Joel, ay paano ho naman ang mga gagawin ho natin para ito pong depression na ating nararamdaman, kung na-assess man natin na mayroon tayo, how can we be able to overcome? Yes. There are actually varying treatments available. Mm-hmm. So, siguro yung discuss ni Father John, Father Nelson, next Sunday,
yung mga yan para matulungan tayo. Ayun po. So, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo. Ano po, sa pagsubaybay nyo po sa ating programa, sa amin po, sa pagsama nyo po sa amin ni Father Joel. At ganun salamat din po, nagpapasalamat din po kami sa mga nakatulong po natin, yung ating pong mga CM, seminarians. Okay. At salamat po sa inyo. At syempre, yung ating mga, kita nyo naman, yung ating set, no? Yan, pinoprovide po yan ng ating minamahal na kapatid na si Father Choi, no, na tumutulong ho sa atin. Maraming salamat din po, no. Ayun. Thank you, Father Choi. So, thank you, Father Choi. At next week ko, gaya ng nabanggit, kami naman po ni Father Jan ang makakasama ho ninyo. Pasensya na ho kayo, wala ho kayong pagpipilian. Ako lang at si Father Joel, ako lang at si Father Jan. Kaya magsasawa ho kayo sa akin. Sila ho, hindi nyo pagsasawa. Dahil mamimiss nyo sila. Pero ako, hindi nyo ako mamimiss, no. Dahil ako laging makakasama ho ninyo. So, you know. So, sa pagtatapos ho ng ating programa, syempre, sinimulan ho natin ng panalangin. Napakagandang tapusin pa rin po natin ito sa panalangin. Ating pong damhin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at maawain naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa isang oras na pagsubaybay at paggabay mo sa amin upang kami ni Father Joel at ng aming mga katuwang sa Vincent Connects Media Center ay makapagatid ng iyong salita. Maraming salamat po at ginawa mo kaming instrumento upang maihatid sa aming mga kapatid, lalo na sa mga kapatid naming may dinaramdam at nabibigatan sa buhay, ang iyong walang sawang pagmamahal at awa. Salamat po sa iyong bigay na inspirasyon at kami ni Father Joel at ang aming mga kasamahan ay nakapaghatid ng inspirasyon sa ating mga taga-subaybay. Hindi man namin tiyak ang bukas na darating, subalit ang natitiyak namin ay hindi mo po kami pababayaan at lagi mo po kaming gagabayan at papatnubayan. Patuloy mo po kaming bigyan ng pagpapala, lalo ng kalusugan ng kaisipan, katawan at kaluluwa, upang patuloy kaming makagawa ng mga bagay alinsunod sa iyong kalooban. Hinihiling namin ng lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon. Amen. Amen. Saint Vincent de Paul, pray for us. Our Lady of the Miraculous Medal, pray for us. O Mary conceived without sin, pray for us to have recourse to Thee. So muli po mga kapatid, maraming salamat po sa inyo mga kakonek. Salamat po sa pag-connect nyo sa amin at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Same time, one channel, Vincent Connects. Peace be with you all. Maraming salamat po. Salamat, magandang gabi po. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat. Yes. Salamat, classmate. Okay, thank you.